Inutula ng grupo ng mga negosyante at manggagawa ang panukalang Maharlika Wealth Fund. Katulad po ito ng Sovereign Wealth Fund ng ibang bansa kung saan may pagkakataon ng pamahalaan na mamuhunan sa mga proyekto na nakikita ng malaking halaga tulad ng mga tollway. Sa isang pahayag, iginiit ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, Makati Business Club, Management Association of the Philippines, UP School of Economics Alumni Association, Financial Executives Institute at Filipina CEO Circle na hindi po napapanahon ang panukala bunsod ng napakalaking utang ng Pilipinas na umabot na sa mahigit 13 trilyong piso. Iginit naman ni nagkaisang Labor Coalition Chairman, Attorney Sonny Matula, na hindi dapat gamitin ang kontribusyon ng mga manggagawa sa SSS at GSIS para sa panukala. Huwag muna ngayon at siyempre hanapat ng ibang paraan mapunduhan yung Sovereign Wealth Fund na yan kung kinakailangan. Makipag-usap kami sa liderato ng Social Security System at ipaabot ang hinanakit ng mga manggagawa ba't naman maging atribido sila sa pondo ng mga manggagawa sa Social Security System na wala namang contribution dyan ng gobyerno. Sa isinagawang konsultasyon sa Kamara, kinwestiyon din ni Kilusang Mayo 1 Secretary General Jerome Adonis ang planong paggamit sa pondo ng GSIS at SSS. Huwag pong ilagay sa panganib. Kung may pondong gustong invest, dapat po ay manggaling sa wealth tax ng mayayaman. Pero depensa naman ng isa sa may akda ng panukala na si Marikina Representative Stella Kimbo, sobrang pondo lamang ng SSS at GSIS ang gagamitin sa Maharlika. Merong sovereign guarantee ay ibabalik ng national government yung amount ng lugi. Surplus siya in the sense na pwede siyang i-invest dahil it is over and above what you currently need. Today, habang siya itulog at hindi siya kailangan papangbayad, ay i-invest muna natin. Para naman kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dapat magdahan-dahan sa pagpasa sa Maharlika Wealth Fund dahil posibleng may issue sa saligang batas ang paggamit sa pondo ng SSS at GSIS. Private fund na yan na ilalagay mo siya, invest mo siya doon sa public at ang pakinabang ay public. Merong share dyan yung ating yung public na hindi naman nagko-contribute doon sa fund. Bukod sa GSIS at SSS, kukunin din po ang bahagi ng 275 billion pesos na paunang pondo na Maharlika sa Land Bank, Development Bank of the Philippines at iba pang government financial institutions.